Manalangin kayo mga kapatid upang mapagahari natin ang kaligtasan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Ang napinawa ng Panginoon itong pagahayag sa iyong mga kamay sa kapurihan niya ang karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako na iwanan, ang lihim ng iyong pag-ibig at pagbingak ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo. Ngayon, bilaganap ang pagahain ito. Ay siya rin nawang maglakad sa iyong katapatan sa pamagitan ng Jesucristo at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga panyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon iyong nilubos ang inanap na pagtubos ng inyong anak na si Jesucristo ay siyang nakalukluk sa kanan mo. Espiritu'y lumulukod sa mga taong tinubos na iyong itinampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng buong sambayanan na iyong anak na mahal, tanang tinubos na bansa ikaw ang dinadakila. Espiritu, Dominika na nagkakalisang diwa. Kaya ay isa ng mga angel ang sisiyawin ng mabuhi sa iyo ng walang lupay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kalangitan. Ang aming pananampalataya ay nakakabatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang pag-aahayag ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan. Sa pagdulog namin sa iyong kaligtasan, kami na Diyos sa totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, pinarangalan namin ngayon unang-una ang mahal ang ina ng Diyos ang Panginoon namin Jesucristo, si Maria ang Manolating Laging Perel.
Na isa ng inusbong simbagi ang inilalagay namin ngayon ang dakilang kabistahan ng Pentecostes noong nagpakita ang mga apostol ang Espiritu Santo noong sa anyong mga tilang apoy na lumapag sa kanila. Pinadala namin ngayon unang-unang Ina ng Diyos ang Panginoon namin sa Kristo, si Maria Magulawit Laging Biren. Gayun din ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres. San Martin at ang lahat ng iyong mga banal, pagundangan sa kanilang ginagawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang mga handog na ito ng iyong pumangkan. Loobin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami mawalay sa iyong kailanman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog na ito, marapagin mong sabayin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin ay gawin mong maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong bisperas ng kanyang pagpapakasakit, ginawa kanyang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang ng mga kamay. Tumingala siya sa langit, sa iyo, Diyos, Ama, niyang makapangyarihan at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niyang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at amin. Ito ang aming katawan na inihahandog para sa iyo. Gayun din naman, nang matapos sa makunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang ng mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, ang patungin ng lahat ito at inumin ito ang kalis na aking dugo ng bago at walang tanipag. Ang aking dugo na ipupuhos para sa ito at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alahala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Sa alaala ni Kristo na imanak at aming Panginoon, ginugunita namin ang kanyang
bilang pagmamasakit, ang pagbago niya mula sa kamatayan at ang matagumpay ng kapakyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga bilayan sa iyo rin ang galit, inihandog namin ang iyong mataas-taas ang kabang kamahalan. Ang paghahain ito ng kanilang at dalisay, ang pagkain nagbibigay buhay kailanman, at ang inumin nagbibigay kagalingan walang nakamasan. Masdan mo ng buong kasiyahan ng aming mga alay na ito, ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod ang matapat sa iyo, ang paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang tumuro at na inihandang tinapay ang alak ni Melchizedek na paring pirang mo. Paupakan mo ngayon tanggapin ng banal na dalisay na paghahain. Mga kapangyarihan Diyos, inihilig namin iyong ipakyat sa banal ng Anghel ang mga alay na ito ng dakilang dambanang na sa iyong harap upang ang pagpapasasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak sa pag-inabang namin ngayon dito sa banal ng mga papa. Kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagpapaspas. Ama namin, iyong alalahanin ang mga anak mong naunang lumangon sa amin sa paghihintay sa iyong kapayapaan. Yan ang tagap ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayon aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang mahilay sa kandungan ni Kristo ay aming itinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagkasalo, pagliluwalag at pamamahingan ng iyong pili. Kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamakabigay. Sa aming paumuhay araw-araw kaya't pakitapatin mo kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, at ang lahat ng iyong mga banal. Kami naway ng kapisa nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihan kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno ng aming kakulangan sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Sa kanyang pamagitan ng dalang maubuting kaloob mo ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabaspasan at sa amin ibinibigay. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya sa kanyang lahat ng parangal papuloy sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo ay tunay na mapuspos ng Espiritu Santo upang ang ating parokya ay tunay na maging samahan ng mga samahan. Thank you.
Hiningan kami ang Diyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na ng araw. Hiligtas ang kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala ng aming pinanatikan ng ilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Christ.
Panalangin laban sa parusa ng pamamaya. Ama, pinag-uulan at tagapagbigay ng buhay, pinataas namin ang aming mga puso at mga inaig sa inyo. Tulungan niyo kami upang bumuo ng isang lipunan na tunay na nagpapahalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Ating pong itutugon, Panginoon, tulungin niyo ang nagdaramdam namin kalooban. Para sa mga nakararanas ng sakit at hapis dahil sa karahasan at krimen. Para sa mga nagsasagawa at mga biktima ng karahasan sa kapwa at kapwa ng ikipagtugali sa galit at puot ng kanilang nararanasan. Para sa basag-basag namin sa katauhan ay ginagapos ang hangaring maghiganti. Para sa aming sugat ng lipunan ay nililigaw ng ilusyong dapat tumigil ng buhay upang ipagtanggol ito. Para sa aming sama-sama nating sabihin, tulungan niyo kaming lumingha ng kapayapaan. Para sa aming bansa na natutuksong sumang-ayon sa marakas na paghihiganti, tulungan niyo kaming lumingha ng kapayapaan. Para magkaroon ng panimindigang kilalanin at gaguhin ng dangal ng lahat ng mga tao. Para magkaroon ng karunungang makita na ang karumpaan, kawalan ng katarungan at kapulangan ng edukasyon at hanap buhay ang maaaring ugat ng kriminalidad. Para ang patuloy at pabag ang paninilaan upang maipsan ang pagdurusa ng mga biktima at gumagawa ng karahasan. Para sa tapas ng loob na kailangan upang mapahanap ng kalutas na magtataguyod sa dahan ng lahat ng tao nang sa gayon ay magkaroon ng tunay na pakikipagkasundo. Para sa inspirasyong baguhin ng lipunan batay sa pag-ibig at katarungang humihilom mula sa kasamaan. Manalangin tayo. Ama ng haba, hinahayaan niyong pumatak ang ulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Bigyan niyo kami ng isang pusong tulad ng sa inyo, upang sa gayon ay magmahal kami katulad niyo. Kahit sa mga tao nagbubulong sa amin ang sama ng loob, sa aming bansa ay lumalaganap ang isang matinding hangarin na maghiganti at isulong na pumuin ng dentro. Ginagamit ang panawagan na magkaroon ng katarungan bilang balat kayo sa pagpatay sa mga lumalabag sa batas. Maghari nawa ang tunay at hindi panandali ang katarungan. Jesus na aming kapatid, dumanas kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga may kapangyarihan, subalit hindi niyo hinaya ang pagtumumpayan kayo ng pagkapuot. Tulungan niyo kaming iabot ang aming kamay sa mga biktima ng karahasan upang ang aming walang malo ng pag-ibig ang siyang tumulong sa paghilom ng kanilang mga sugat. Banal na Espiritu, Panginoon at tagapagbigay ng buhay, tinalalakas niyo kami sa pagkibaka para sa katarungan. Tulungan niyo kami upang walang tigil kaming kumilos laban sa kamatayan, ginagawang legal ng pamahalaan. Gayon din naman, tulungan niyo kaming baguhin ang lipunan sa pagkakaroon ng kadotohanan, katarungan, pag-ibig at paggala upang huminto ang kapansan at manaig ang kapayapaan. Amen. O Maria, ina ng buhay, itayo niyo ang sambayan ng Pilipino mula sa kapangyarihan ng kamatayan. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Pablo Unang Ermitaño, San Martin Pator ng mga may sakit. Ang manangin mapagmahal, pinagpakinabang po ang iyong sabayaran, sa iyong mga bigay, buhay sa kalamdam, ang iyong pagpapalang kaloob sa amin, ay iyong panatulihin o kamulangin masadanang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinag
sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pagunlad sa pamagitan ng Jesucristo, magpasawalang hanggan. Amen. Sigurado pong patuloy na kaanyaya. Sabi ko nga, every time na mayroon tayo maririnig na mayroon pinatay o namatay, ay magdasal tayo ng isang Aba Ginoong Maria sa bawat isang namatay. Isang Aba Ginoong Maria para doon sa namatay, para kamay makamit na nila yung kamayapaan at makamit nila yung buhay na walang hanggan. Isa yung sa biyaya ng Pentecost sa kapayapaan. So patuloy natin gawin ito. Pangalawa, para sa pumatay, kung sakaling ang namatay ay pinatay, para magbalik loob sa Diyos. Pangatlo, para sa mga naulila ng namatay, pagdasal natin sila. So, ano, hindi na mo kaila sa inyo nakalipas na nangyaring patayan 38 kasama yung gunman ay, well, yun po ay sa resort world, pero hindi makabilang-bilang mong nata, pero yun po inawang gawin natin, no? Bawal namatay isang Aba Ginoong Maria para doon sa pinatay, para doon sa pumatay kung sakaling pinatay, at para doon sa namatayan. So, para ko, sana po ay maging bahagi na ng aming pagdilos. Ito na may marinig tayo. Pray God help me, each and every one. So today, mag-isa lang tayo ng isang Aba Ginoong Maria para sa labagin ng intensyon. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaan ka at pinagpala ng mga ng mga anak sa Jesus. Santa Maria, sumayin niyo ang Panginoon. Lumukaw kayo hindi ng biyaya ng buong ikapal sa parang pagbabaspas. Ang inyong itutugaw ay amen. Ang Diyos na parang kaluwalugan ay nagkaloob ngayon ng pangulaw sa kalumapan ng mga alagad na pumuspos. Pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagbalawin kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawala hanggan. Amen. Ang Diyos ay nagbigay ng kakayanan sa mga tao ang pagmamahalan ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya. Ay siya namang magpanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katumbaran sa pananabik na mamaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa